Hello mga mare! Ito na nga pala yung part 3 ng aking mini vlog nung bakasyon ko sa Pinas. At mula nga dito sa Calapan Pier, kailangan pa naming magbiyahe ng halos 3 oras pauwi sa aming bayan. At pagdating ko naman sa aming bahay, naligo muna ako at nagpalit ng damit. At eto na ang aking baby. Hindi nga pala niya ako kilala. Mga mare, maikwento ko lang sa inyo mga mare. Ito nga palang anak ko ay ipinanganak ko sa bansang Israel. Inuwi ko lang siya noong year 2020, noong 6 na buwan lang siya. At ngayon nga, ilang araw na lang, magbe-birthday na siya. Magto 2 years old na rin nga pala siya, mga mare. Kailangan ko kasi siyang iuwi, mga mare, para makapagtrabaho ako ng maayos at ma-renew ang aking working visa. Hindi kasi nila i-renew ang aking working visa kapag hindi ko inuwi si baby. Yun kasi ang batas dito sa bansang Israel. Okay lang na magkaroon ka ng anak, pero kailangan iuwi mo sila sa Pinas. Kaya kahit nakakalungkot dahil mawawalay ako sa aking anak, eh tiniis ko na lang. Para din naman to sa kanyang kinabukasan, gagawin ko na lang. Taon-taon na lang ako magbabakasyon para naman makilala ako ng aking anak kahit nagtatrabaho ako sa malayo. Tingnan nyo naman yan mga mare. Isang taon at kalahati ko din siyang hindi nakita. Kaya naman, ayan, halos magwala siya sa sobrang galit. Natatakot kasi siya kasi hindi niya ako kilala. Ang hirap nga ng ganyang sitwasyon. Uuwi ka na hindi ka kilala ng iyong anak. Isa yan sa napakalaking sakripisyo mga mare ng mga kapwa ko OFW. Eto nga pala mga mare ang aking mama. Sa kanila ko hinabili ng aking anak. Kaya naman kampante ako. Kahit nasa malayo ako, naalagaan siya at natitingnan mabuti ng aking mga magulang. Sobrang iyak nga niya dyan mga mare. Dumating kasi ako sa bahay 3 AM na at nagulat siya dahil nagising siya na may ibang mukha siyang nakita. Pero maya maya naman. Eto at nakipaglaro na siya mga mare. Sa una lang talaga siya natakot at saka umiyak. At pagising nga namin ng umaga, good mood na siya. Good morning baby! Come to mommy! At ipinasyal ko na nga siya nung umaga. Tuwang-tuwa nga siya dyan dahil pumunta kami sa plaza. Eto nga pala mga mare, ang plaza dito sa bayan ng Bansud. Malapit nga lang pala ito mga mare, mula sa aming bahay. Kaya dito ko pinasyal ang aking anak. Napakaganda nga pala dito mga mare. Maganda at napakalinis nga pala dito mga mare. Kaya naman talagang nag-enjoy ang aking anak. Ayan at nagpapahabol pa nga. Kaya naman kahit napakalayo ng aking naging biyahe, sulit naman lahat ng pagod kapag ganito ang iyong uuwian. Nakakamiss na nga ulit umuwi ng Pinas. Like kayo ni mami? Hindi man ako makauwi ngayong Pasko at bagong taon, pero sana sa isang taon makauwi ulit ako dahil miss na miss ko na nga ang baby na to. At yun lang mga mare, hanggang sa susunod ko ulit na mga kwento. Salamat!